September refund. Posible nga ba? Alamin natin yan ngayong araw. Maraming salamat mga kahugot at ipinagpatuloy mo ang panonood. Kung ikaw nga pala ay bago sa aming channel, ay huwag mong kalimutang isubscribe ang ating channel para lagi kang updated sa ating mga future uploads dahil tinututukan namin ito ang ating 60-day grace period. Disclaimer lang mga kahugot, ang mga babanggitin natin dito ay pawang opinion lamang natin at nakabase lamang sa nakaraan nating experience sa Bayanihan 1. So sana yan po ay maliwanag. Bago tayo magsimula mga kasama ay meron lamang tayong liliwanagin sa nakaraan nating video na may thumbnail na yan. So ano ba ang liliwanagin natin sa nakaraang video na yan? Ito mga kasama, panoorin natin yung sinabi ko. Ipagpapauna ko na mga kasama, meron tayong 2 months grace period. O, smile naman dyan, huwag na kayong malungkot, huwag na kayong ma-stress. Meron tayong matatanggap ngayong buwang ito at sa susunod pang buwan. Ang tinutukoy ko ba dyan ay yung DepEd memorandum na lumabas? Ang sagot, hindi mga kabulto, hindi yan ang tinutukoy ko. Dahil ang nasa memo ay i-remit yung ating payment obligations sa PLIs, GSIS, Pag-IBIG at Land Bank. At nakalagay naman yan sa description ng aking video. Kaya mga kasama, lagi po nating ugaliin na tumingin sa description para malaman po natin yung ibang clarification sa mga videos po na ating ina-upload. Eh Dr. Hugot, bakit mo sinabi na magkakaroon tayo ngayong buwan ng September? Kasi mga kasama, nung panahong yan ay napanood ko yung interview sa ating governor ng DSP, si Sir Benjamin Diokno, about sa 60-day grace period. Ano ang sinabi niya sa interview? Ito mga kabulto, panoorin natin. So I guess everybody's wondering, when is this 2-month reprieve going to start? I think it has started because the Bayanihan laws, as far as I know, is self-executory. But given that there are lots of inquiries, so I decided to issue that memo last Friday. So, Gov, for example, I have a loan and I'm supposed to pay, you know, the monthly next week. That's not going to be done anymore because of this moratorium, correct? Yeah, that's covered by this Bayanihan 2 Act. Yes. Okay. Yan mga kasama ang dahilan kung bakit ko nasabi sa aking video na magkakaroon tayo ngayong buwan. Eh nataon naman na ipinasa sa akin ng aking contact sa itaas yung memo ng DepEd, kaya naipost ko din po yun doon sa ating video. Ang problema mga kasama ay hindi ko na naipaliwanag sa inyo yung about doon sa memo dahil 10 oras na kasi ng gabi yun at antok na ang inyong lingkod. Kaya minabuti ko na lamang na iligay sa description yung paliwanag about doon sa memo ng DepEd. O ayan mga kabulto, sana yan ay naging maliwanag na sa inyo. Ngayon mga kasama, dito na tayo sa ating main topic. Posible nga ba yung tinatawag nating September refund? Posible yan mga kasama dahil nangyari na yan noong Bayanihan 1 na kung saan ang Bayanihan Tuhil as One Act ay pinirmahan ng ating Pangulo noong March 24 at naging effective noong March 25. At dahil naging effective ito noong March 25 at sa buwan din na yan ng March ay naging effective yung 30-day grace period sa mga private lending institutions at pagdating naman sa GSIS ay ang moratorium. Na-extend at humaba ang ating grace period at moratorium dahil marami pa rin lugar ang nasa ilalim ng enhanced community quarantine.
Ngayon mga kasama, balik tayo sa Bayanihan 2. Kailan ba nilagdaan ng Pangulo itong ating Bayanihan 2? Nilagdaan niya yan noong September 11, 2020. At base na rin sa inilabas ng BSP, ang effectivity ng 60-day grace period ay September 15. Kung September ang effectivity, dapat ba yung simulan ng October? Ano ba ang sabi ng BSP sa kanilang memo? Ang sabi sa kanilang memo, financial institutions must comply immediately. Mga kabulto, pag ba sinabi nating immediately, ibig sabihin ba noon next month? Eh, pwede namang sabihin sa kanilang memo na must comply next month. Pag sinabing immediately, tanong natin sa dictionary, ano ang ibig sabihin ng immediately? So, ito ang ating makikitang ibig sabihin. Ang sabi sa dictionary, ibig sabihin ng immediately ay at once, instantly. At ang ibig sabihin sa Tagalog ay kaagad, without any intervening time or space. Kaya, sa ating opinion, mga kasama, ito talaga ay sisimulan ngayong September. So, i-review natin mga kasama. Bayanihan 1, pinirmahan ng Pangulong Duterte ng March, naging effective ng March kasama yung 30-day grace period. Bayanihan 2, pinirmahan ng Pangulo ng September, ang effectivity ay September, kaya posibleng ang 60-day grace period ay ngayon ding September. Eh kung may refund talaga ng September, bakit iniremit pa sa private lending institutions at government financial institutions ang ating payment obligations? Kasi mga kasama, wala pa kasing lumalabas na implementing rules and regulations or IRR. Hindi kasi nila pwedeng i-hold yan sa kanilang tanggapan. Eh Doc, bakit hindi pwede? Eh meron naman na pong memong inilabas ang BSP. Eh kasi nga po, memo po yun at hindi po yun IRR. Ang pinaka-importante po talaga dito ay yung IRR. At dahil wala pang IRR, iriremit talaga nila yan. Bakit nila iriremit? Ito po ang dahilan kung bakit. Eh, Dr. Hugot, eh di wala na nga pong September refund kasi po iniremit na po nila sa PLIs at GFIs. Eh, ang tanong, hindi na ba pwedeng i-refund kasi na-remit na? Sasabihin ba ng PLIs at ng GFIs na, aba, bibigay-bigay nyo sa amin tapos i-refund nyo din? Ay, next month na. Hindi ibig sabihin na niremit na ay hindi na natin pwede yung i-refund. Marirefund po natin yun, lalo kung yun ang lumabas sa IRR. Kaya, posible po talaga na magkaroon tayo ng September refund. Bakit namin nasabi? Panoorin ulit natin itong interview sa ating mahal na Governor Benjamin Diokno. So I guess everybody's wondering, when is this two-month reprieve going to start? I think it has started because the Bayanihan laws, as far as I know, is self-executory. But given that there are lots of inquiries, so I decided to issue that memo last Friday. So, Gov, for example, I have a loan and I'm supposed to pay, you know, the monthly next week. That's not going to be done anymore because of this moratorium, correct? Yeah, that's covered by this Bayanihan 2 Act, yes. Okay. Yeah, that's covered by this Bayanihan 2 Act, yes. Okay. So, ayun mga kasama, ano, so sana na ipalawanag na namin yung aming side kung bakit namin nasabi na posible talaga itong ating September refund. Pero mga kasama, paalala ko lang, ano, binibigyan lamang po namin kayo ng idea sa kung ano ang pwedeng mangyari. Dahil ang susundin pa rin po natin ay kung ano yung lalabas sa IRR.
kung ang nasa IRR ay September, edi September. Kung ang nasa IRR naman ay October, edi October. Ang pinakamahalaga naman dito mga kabulto, regardless kung September o October, ay matutulungan tayo ng gobyerno sa ating financial problem. Kaya dapat tayo ay maging masaya. Ngayon mga kabulto, kung sakali na ang lumabas sa IRR ay irerepan sa atin yung September, saan ba natin yun makukuha? Sa atin bang UMID card o sa ating ATM payroll? May video na tayong ginawa para dyan mga kasama at yan ay makikita nyo yan dito. Yan. So i-click nyo lang yan para makapunta kayo sa video na yan. Huwag nyo kalimutang i-check ang description para sa iba pang impormasyon. Lalong-lalo na sa mga may utang sa private lending institutions. O mga kasama, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang aking channel ha, para lagi kayong updated at lagi ko kayong napapayuhan at nasasabihan ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pagtuturo at syempre din sa ating mga kapirahan. Yung ating shoutout ay next vlog na natin mga kasama dahil masyado na tayong umaba sa ating discussion. Maraming maraming salamat sa inyo at magandang araw sa inyong lahat.